lunch time, kakain tayo ng bibi ng sting bee. Yung malakas yung binom na bee na ito. So, ngayon guys, it is a challenge for me na titikim ng anak ng bubuyog na malakas yung binom. So, pupunta tayo dun sa farm guys para makita natin kung paano kukuha ng baby ng sting bee. No? Kasi mayroon kaming nakita doon na malaki yung bahay ng bubuyog na yon. Tawag sa amin dito is amumuong. No? Ang tawag ng sting bee na yan dito sa farm guys is amumuong. So may nakita kami doon na bahay kasi laki ng bula. So itong bubuyog na ito guys, hindi ito nagpo-produce ng honey. So ang ano nito is nag-aanak lang siya. So yung bahay niya nagpaparami sila. Pagka kasi laki na ng bula, marami ng laman yung nasa loob. Mayroon na silang mga maliliit na mga baby, no? Yung mga kumbaga sa atin mga uod na malalaki. Pero ito kakaiba guys, kakaiba siya. Hindi ito uod, ito is anak ng mga malalaking bubuyog. So ngayon guys, pupunta tayo doon para matikman natin kung ano talaga ang lasa. So ito guys, titikman natin kasi this is a first time for me na titikim kasi sabi ng tao ko doon sa farm na masarap daw. So ngayon guys, samahan niyo ako at papakita ko sa inyo kung paano kumain ng anak ng sting bee. So tara guys! So guys, dito banda sa may yero, mayroon daw bahay ng bubuyog, yung masakit mga gat. So susunugin nila para maakyat nila tong niyog banda rito. Hindi sila makaakyat dahil yung banda sa baba mayroong bahay ng bubuyog. Yung tawag sa amin dito sa Bisaya ay mumuong. Masakit mangagat ito. Sa kapag nakagat ka, namamaga yung portion ng kinakagatan. Lalo na pag tinamaan ka sa taas ng kilay mo, liliit yung ng mata mo. Kikipot siya dahil dun sa yung binom nito guys. Saka ito guys, hindi ito sa ngipin siya na kumakagat. Yung binabaw nila guys yung puwit nila kasi mayroon yang matulis doon sa puwit. Yun ang nagpo-produce ng binom. So pag nakagat ka dito guys, namamaga yung portion na pinagkagatan. So yan guys yung epic ng binom ng bina ito. Yan guys, no? Sinunod na nila yung yung bahay ng bubuyog. Hindi nakita ni Tijan diyan. Sa buwan tanam. Mati na mo ko. Kau ni lang. Ano ni pako? Pako. Gamay lang, matilaw lang ko gamay. Matilaw man ko. Ha? So, guys, ito yung
anak ng bubuyog. Yan dito. Hindi. Anak na oh. Kasi ano na siya, parang uod na siya. Yan. Kasi masarap daw to. Tikman natin. Ha? O gani? Yan. Ito guys. Yan. Ito masarap to. Kaya. Masarap pala. No? Yan o. Ito guys. Yeah. Masarap po. Masarap po. Masarap po. Yeah. Parang buko. Yan. Yeah. Eh, baby to ng ano guys, baby to ng mumuong. Tawag sa amin mumuong, pero itong klase ng mumuong, stingbee, no? Stingbee. Tawag nito. So ito yung anak niya, kainin natin, no? Kaya lang, kinakagat ako ng langgam. Pumasok sa pantalon ko yung langgam. Masarap. Ngayon lang ako nakatikim dito. Marami pala ang laman nito. So ngayon, makita ito ng mga taga-harvest ng ano. Taga-harvest ng niyog. Nandun sa pagitan ng bakod ko. So ngayon, inihaw nila ito. So sabi nila, masarap daw ito kainin. So ngayon, tinikman ko kanina pa ako kumakain ito. Yan. Yan o, ito yan. Yan. So ito, baby nila to. So ngayon, tayo naman kakain ito. Yan. Ang bahay nito guys, parang bula, kaya marami siyang anak. Sarap, parang ano. Basta masarap siya. Rich in protein daw ito. So, 1/4 lang ito yung hiningi ko kasi gusto kong tikman doon sa mga ano. So, humingi ako ng 1/4 kasi yun sila sanay na kumain kahit ano, yung itim nga na ano eh, yung itim kinakain nila yung mga anak doon, yung itim. Putyukan tawag doon sa atin, ha? Putyukan. Ganito lang talaga sila, no? Walang honey. Walang honey pinoproduce itong sting bee na ito. Ayan. So, ito lang talaga bahay niya. Ayan. So, ito guys, no? Naubos ko na yung laman. Isang parte lang ito sa binigay sa akin. So, wala na. Halos nakain ko na lahat, no? Itong butas na ito. Masarap naman pala ito, no? Ayan. So, guys, thank you. Sana makarelate kayo dito sa video natin na ito. Actually, first time ko lang makatikim nito sa ganitong ano, no? Kasi yung mga taga-harvest ng niyog, sanay yan sila kasi dito yan sila, ano, basta kahit anong uri ng bee, basta may bahay, tapos kakainin yung anak. So ito halos ano na siya guys, no? Buo na to, no? Ayan, no? May mga ano na, may mga kamay na. So pakpak na lang kulang. So malapit na. Pero dahil inihaw to, kakainin ko pa rin. Yeah. So wala na. So, ngayon guys, na kasi nakuha na yung ano, kuha na yung bahay ng stingbee. Umakyat na sila, no?